Good day mga ka-G! Ang ating pong topic sa araw na ito guys ay patungkol po sa ating tinanim na mulberry last I think November or December 2021. At ngayon guys ito na po yung kanyang pang second fruiting niya, no? Kasi ang mulberry wala naman itong season month, no? Pwede mo siyang pabungahin anytime basta ready na siya. Anong buwan, wala siyang season kagaya ng dragon fruit na meron siyang season na May to October. So yan na siya guys yung ating itinanim ng mulberry. Marami siya ngayong bunga at atin po siyang ipapaliwanag o kaya i-share ko sa inyo kung ano yung mga palatandaan ng bunga niya, kung matamis na ba siya, umaasim pa, at kung ready na ba siyang i-harvest, at ano-ano yung mga magagawa natin sa ating bunga ng mulberry. Pero bago po yan, atin muna panoorin ang ating maikling intro. So dito guys, nakita natin sa sangang yan, mayroon siyang mga bunga na iba-iba ang kulay. Mayroong pink na may halong green, mayroon ding red, at mayroon din siyang red-violet, at mayroong napakasili na parang dark-violet, no? Para na siyang duhat. Nagaya nito guys, yung isang ito, ayan o. Yan, yung nakikita ay may halo pa siyang green at pink. So ibig sabihin napakabata niya pa at maasim na maasim ang lasa pagka ganyan. So ayan guys, nakita natin ano. So yun ang isang palatandaan na siya po ay hindi pa pwedeng bitasin para kainin. So yung iba guys, yung pink, maasim pa rin yan kasi nagsisimula pala siyang magkakaroon ng development ng kanyang paghilom. Kunting-kunti pa lang yung, almost wala pa nga sigurong sugar na na-develop mabuti dyan. At yung dalawa na yan guys, magkasunod no, yung ito pink-pink na siya, tapos yung sa likod ay red-violet ng kulay niya. So medyo meron na siyang tamis na kaunti dyan. At hindi nakikita yung sa likod. Tsaka ito, maasim pa rin yan. Pero kung mahilig kayo sa mga maasim, pwede nyo yung pwede naman kainin yan eh. Lagyan mo lang, sasaw-saw nyo lang sa asin. Pwede yun. Tsaka ito guys, ito yung isa na yung kulay niya ay napaka-dark para dun sa iba niyang bunga. Maano na yan guys, pagka ganyan na matamis na yung bunga na yan. So pwede nyo na siyang pitasin para kainin. Yan, pag ganyan ang kanyang kulay. So yun ang mga palatandaan guys. No? Na ma-determine natin kung pwede na siyang i-harvest. Ngayon, pag-usapan din natin yung mga ginawa natin. Sabi ko nga ay mas maraming bunga niya ngayon sa ano na ito, sa pangalawa niyang bunga. Kasi nga, yung una nating kinat, di ba, limang sanga niya lang ang ating na-cut. Ngayon, ang kinat natin yon, nagkaroon siya ng shoot at nagbunga siya. Dumami yung kanyang sanga. So, nang nag-pruning uli ako, tumubo ulit yung dumami ang kanyang sanga. Kaya ngayon, dumami din ang kanyang bunga. So, yun ang isang principle na kung bakit habang tumatagal, dumadami ang bunga ng mulberry kasi dumadami yung kanyang sanga. So, isa yan sa mga reason kung bakit sa pangalawa niyang bunga, dumami siya. So, isa din rason guys, na alagaan din natin ang kanyang lupa kasi nga nasa paso lang siya, no? Kasi ito tinatanim talaga ito maganda para lumaki at dumami talaga ang bunga niya. Tatanim mo siya sa ground pero magiging kahoy talaga siya, yung mga inaakyat pa yun eh. So dito gumawa tayo ng mga paraan gaya ng ginagawa din natin sa dragon fruit. Naglalagay tayo ng built-in na compost bin, ano? Nakikita niyo yan sa aking mga vlog sa dragon fruit na mayroon tayo lahat ng paso natin nilalagay natin ng compost bin. At doon natin nilalagay yung mga kitchen waste natin para po siya may decompose at magiging pataba ng ating mga tanim. So yun, isa din siya nakakatulong guys kasi rich yan sa
basic needs ng tanim. Nandoon po yung tatlong basic needs na sinasabi ko palagi. Yung NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Na basic needs ng kanyang, ng ating mga tanim. Yung nitrogen for growth, phosphorus for healthy roots, and potassium for better branches and flowers na nagpapakapit na hindi sila po malalaglag. Ano? So, yun ang purpose ng potassium. So, kung ang tanim mo mayroon yan, tatlong yan, makakasurvive talaga siya. Kasi yung ibang nutrients na kukuha na yan built-in sa ating mga lupa, garden soil or any other source ng klase ng ano natin, lupa, yung ibang mga kailangan. Pero yung tatlo basic yun. So, yung guys, yung nakikita nyo, no, dyan sa video natin, napakarami talaga yan ng bunga. Almost triple or maybe apat na doble pa siguro yung dami ng bunga niya ngayon kaysa dun sa nakaraan niyang bunga. So, nakita natin habang patanda siya ng patanda, padami ng padami ang kanyang sanga, at nagde-develop din ang dami niyang roots, nasusustain niya yung kanyang katawan. So, dumadami ang kanyang bunga, guys. So, kung yung nakita dyan sa picture natin, makikita naman natin na, so, yun pa yung basic niya na sanga, oh. Ganyan. Pero yung mga lima na yan, nagdumami ng dumami, at saka yung ating built-in na, ano, na bin, compost bin na sinabi ko kanina. Nakita natin yun. Doon ang gagaling ang source ng kanyang pataba. At ito, guys, ang ating gardening ay ano ito, purely organic. So, nagre-recycle lang tayo ng mga waste natin sa kitchen para gawin siyang pataba. Sabi ko nga kanina, sabi ko nga doon sa misis ko nung kumain kami, binablog ko ito kasi kumuha ko diyan ng mga iilan, ginawa ko siyang juice. Sabi ko, grabe, no? Biro mo yung kitchen waste natin na hindi natin makain kasi nga ulok na yon. Tapos ginagay natin doon sa compost bin natin. Naging pataba siya. Tapos sinuplay ng mulberry doon sa mga katawan niya at nagkaroon siya ng bunga. Ngayon, oh, napakasarap na juice at napakasustansya. Fresh from the garden. So, yun, guys, ang napakaganda ng nature, no? That is how God created this nature na sa atin. At tayo kasama doon. Kaya dapat iniingatan natin ang ating kalikasan. So, yung pagtatanim talaga, guys, is magandang hobby ito. Kasi napakalaking tulong niya sa buhay natin. So, yun, guys, ang ating update sa ating mulberry. So, mga ka-G, yun lang ang ating video sa araw na ito, guys, about sa ating mulberry sa kanyang pangalawang pagbunga. Na nakita natin na may improvement at dumami ang kanyang bunga kumpara doon sa una nating pagpabunga sa kanya. Ayan, ayan, guys, oh, no, napakaganda nila. So, kung kayo po'y bago pa lang sa aking channel, nanyayaan ko po kayong mag-subscribe. At libre po yan ang pagsasubscribe. Wala pong bayad. At samahan nyo akong mag-aral at matuto tayo sa pagtatanim ng mga ganitong klaseng tanim na napaka healthy sa ating katawan. At marami tayong mga health benefits na makukuha dito. Okay, guys. Keep safe and God bless. And see you next video. Bye-bye.